Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tapi natin ngayon, how to consolidate SAT, no? Dahil isa po sa subscriber natin ay nag-request. So, granted po yung request niya. Ito na po ngayon, kung paano po natin i-consolidate yung SAT. Okay? So, pero bago yan, wag po natin kalimutang mag-subscribe para sa mga hindi pa subscriber. So, kinakailangan po yung original file, yung WinRAR file ng eSAT ay nakalagay po yan sa isang folder. Nalagay po natin yan. Buksan natin yung folder din. Yung WinRAR file, gagawin po natin yun ay i-right-click po natin din, i-extract here po natin. So, papakita muna natin kung paano ito gumagana. Okay, then pasok po tayo sa SAT folder and click po natin open, then punta tayo kay survey. Ayan, click po natin si survey file, yung naka-Excel format siya. Okay. Yan po. No, siyempre huwag natin kalimutan, i-enable content po natin yan. Then, wide muna natin para medyo malaki siya. Ayan. Okay, then insert, click po natin yung start survey. Nakita po muna natin yung iba. Yan, wala po yan laman. Yan. Wala po yan laman. Okay? So, start survey po tayo. Click po natin. Then, optional po kung maglalagay tayo ng pangalan. Basta i-click po natin yung icon set bago tayo mag-proceed. Then, age po natin. Lagay. Huwag po natin kalimutan. Then, position. So, wala po dapat dyan maiwan kahit isa. No? Yan. Yan. Then, total number of years in teaching, area of specializations, yung subject na tinuturo natin, grade level, ayan, next. Siguraduhin po natin na tama yung information na nilalagay natin. Kasi, importante po itong eSAT na ito. Hindi po to laro-laro, hindi po to biro-biro. No? Tingnan po natin yan kung anong level of capability natin or priority of priority for development. So, kung mababa yung level of capability natin, dapat mataas yung priority for development natin. No? So, kung sakali naman na parang kasi, hindi lang to kada taon mag-fill up tayo. Ayan po. Ayusin natin. Yan. Kundi pinag-iisipan po dapat din natin na baguhin yung kung saan tayo mahinang parte. Halimbawa dito, hindi natin nakukuha yung 5. So next time yung hindi natin nakukuha, gawin natin ang paraan na makuha natin para mataas yung rating po natin. Ano? Submit po natin. Pag na-submit mo natin yan, may lalabas na ganyan. Thank you, your assessment has been stored. And then click po natin ang okay. Okay. Pag okay na, yan po ang lalabas. Pero bago po natin i-click si finish, ang gagawin po natin ay kinakailangan po muna natin i-check. Yan. Tapos, kung gusto i-print ni teacher, print niya po muna para may file copy siya. Mas maganda na ipapayo ko po. May ipapayo ko po sa mga teachers na i-print niya po muna kasi pag na-finish po natin yan, hindi na po natin yan makikita yung pinakapan mo. No? Okay? So, yan. Response chart. Yan. Pakita natin pag-print. File. Then, punta po tayo sa print. Yan. Nawala si print. Okay, nandito po siya. Click po natin print. Okay? So, back po tayo. And, summary answers. Try natin. Print. Punta tayo kay print. Ayan. Okay, back po tayo. Pinapakita ko lang po na kailangan may print po yun. Okay? So, pag natapos na natin may print, maaari na po tayo i-click natin yung si finish. Ayan. Then, start survey for teacher 2 naman. Para kay teacher 2. Then, optional po. Paalala, optional po yung pangalan. Kung maglalagay o hindi. Then, I consent. Ayan. So, ganun din po. So, madalian lang po ito dahil ang purpose po natin sa video ito, ipakita po natin kung paano mag-consolidate. So, of course, hindi natin mapoconsolidate po yan kung wala tayong, hindi tayo nag-fill up. No? Hindi natin, dahil na, kumbaga, hindi tayo naglagay ng data. Kasi anong i-consolidate natin kung walang data? Okay. Subject. Grade level. So, dalawa lang pong gagawin natin. Dalawa lang yung gagawin nating sample. Ibig sabihin, dalawa lang yung teachers na maglalagay ng
na mag-answer ng survey para madali lang, para mapakita lang po natin kung paano po mag-consolidate nito. No? So, yan. Ayan po. At para hindi rin po tayo matagalan. Okay, so yan. Great. Depende po kung gaano po kataas ang pagnanasa natin ay develop natin yung mahina nating kakayahan. O kung gusto natin i-develop pa yung malakas nating kakayahan. Nasa sa atin po yan. Okay, next. Okay, dagdag po tayo. Yan. Kung ano gusto natin. Yan. 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 Lahat po yan ang ginagawa natin. Lalabas po yan sa summary. Yan. Check po natin. Pak-pak. Yung summary naman, kakailangan nito yung principal or ni school head para sa OPCRF niya. Okay? So, dapat ayusin natin pag-rate. Ang totoo ilagay natin para hindi naman mapahiya si principal. Submit. Okay, thank you. Your assessment has been stored. Para mataas din ang rating ni principal. Malala ulit. Print po muna natin bago natin i-click yung finish. Okay? Yan. Yan. Yan po. And finish. And pagkatapos niyan, export data po tayo. Pag-consolidate, then enter the password 218IT. Okay? Export. Yan. Then click po natin yung OK. Save database 222, yung file name niya. Then, okay. Huwag na tayo magkumamit ng external. Pwede naman ganito. Punta tayo dun sa eSAT folder. Kung external ka, okay lang din po, pero pwede din ganito. Then, save po natin sa eSAT folder na yung kanina dun sa desktop natin. Ayan po. So, data has been exported. Okay, then close po natin. Then, huwag po natin kalimutan i-click ang save. Okay, pasok po tayo kay eSAT. Papakita ko po. Then, right-click po natin si database at ika-copy po natin. At pupunta po tayo kay SAT folder ulit. Then, kay reports package. Kay database, thesis, then i-delete po natin ang laman nito. Siguraduhin po natin walang laman bago natin i-paste yung kinapi natin. Okay, pakita po natin ulit kung paano. So, right-click natin si database 222 at i-copy po natin. Punta tayo kay SAT, reports packet, databases, at i-delete po natin ang laman nito at i-paste po natin yung kinapi natin. Okay? Sana po nakuha ninyo at nasundan. Kung hindi po, replay lang nyo po. Ipunta tayo kay summary reports. Ano? Pagdating natin kay summary reports, ang gagawin po natin habang naghihintay. So, i-enable content po natin yan. Pagkatapos, maglo-loading yan ng konti. Okay? So, hintay-hintay, then bababa, import data po tayo. Click po natin sa import data, then override. Okay? Ayan na po. Konting hintay lang po, huwag mapagod. Ayan. Okay, so loading again. Kasi naglo-loading siya kasi nilalagay niya yung data. The data has been uploaded. Ina-upload niya. Okay, try natin. Ayan, andun na ako, 25 over 55. Ako din yun. Okay, ito yung demographic summary. Ayan po, makikita po natin yan. Okay. Back to introduction. Yan, tignan natin yung teacher 1. Don't forget to subscribe. Napakadali lang po yan. Tignan na po yan, friend. Thanks for watching.